Alright, nandito na naman tayo mga kaibigan. Nag-reaction video na naman dito sa Chinese na nahuli. Mainit-init pa, abot pa. Ito na, Chinese na hininalang torture master. Master, okay, arestado sa Pugo Hub sa Pampanga. Ito na mga kaibigan, News 5, News Everywhere. Arestado sa labas ng sinalakay na Pugo Hub sa Porac, Pampanga, ang isang Chinese national na hinihinalang torture master. Ayan ha, torture master. Ibig sabihin ng torture master ay tagagulpe. Okay, tagagulpe ng mga tauhan ng Pugo na hindi nakakakota. Okay, ulitin natin. Ibig sabihin, pag ikaw ay worker, okay, pag ikaw ay scammer, pag hindi ka nakakota, bubugbugin ka nitong torture master. Arestado na ngayon, mga kaibigan. Kay na Pugo Hub sa Porac, Pampanga, ang isang Chinese national na hinihinalang torture master. Nang tingnan ng mga otoridad ang kanyang cellphone, tumamba ang ilang litrato at video ng mga bangkay. Ano yun? Chinik ang kanyang cellphone, nakita doon sa cellphone niya yung mga bangkay. Ibig sabihin, eh, maraming to na todas. Yun ng mga bangkay. Eh, bangkay na. Live mula sa Porac, Pampanga, nasa frontline ng balitang yan, si Rinyan Pawid. Rinyan, anong unang pakilala nitong Chinese matapos nga siyang mahuli? Porac, Pampanga, live na live. Jester, hindi nga makapagsilita ng Ingles at tanging Fokien lang ang naiintindihan umanong lingwahe nitong Chinese national. At pinapalabas niya rin dito sa mga otoridad na isa rin umano siya sa biktima ng torture dito nga sa loob ng Pugo sa Porac, Pampanga. Pasado alas 4 ng hapon, napansin ng mga otoridad ang Chinese na ito sa labas ng narid na Pugo sa Porac, Pampanga. Nangunguha siya ng mangga at... Aba, ano to? Ibang klaseng master ito ah. Ulitin natin. Sa mga otoridad, ang Chinese na ito sa labas ng narid na Pugo sa Porac, Pampanga. Nangunguha siya ng mangga. Aba, grabe itong master na ito ha. Nangunguha ng mangga. Kitang-kita. Ayan mga kaibigan, dalawa. At tila namumutla sa gutom. Nako. Pero nang tanungin kung saan siya nakatira at nagtatrabaho, walang maisagot ang Chinese. Abay, kumain ka na. Tama. Ayan ha. Tingnan niyo mga kaibigan. Tinatanong niya yung master. Kumain ka na. Kung saan siya nakatira at nagtatrabaho, walang maisagot ang Chinese. Nang alukin ito ng pagkain ng mga otoridad, tumanggi siyang kumain at naging ilag sa mga tanong. Dito na naghinala ang mga otoridad. Nakita ang malatatu na marka sa kamay ng Chinese na madalas nakikita sa mga nagpapatakbo ng Pugo. Nako, master nga ito. Sa investigasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, napag-alamang Wu Lifeng ang pangalan ng nahuling Chinese. Kumpirmadong wanted fugitive rin siya sa China dahil sa iba't ibang kinasangkot ang krimen doon. Hindi ko siya nag-observe doon sa mga nangyayari. Pero, ibig sabihin eh, Honga, kasi tapos na ang raid eh. Tapos na ang raid doon sa Pampanga, eh, nakita ito sa labas. Lumitas ng mangga. Nako, nag-observe ito. Hindi siya Pogo worker. Pogo, ano yan, enforcer. Yan yung mga nagtutorture siguro. Pwede nga yun nangingib. Dapat din natin alam, ano. Pero definitely, ano yan. Yan yung mga tigasin sa loob. No, eksklusibo namang ipinakita ng PAO. Tigasin? Sa News 5, ang ilan sa mga litratong nasa cellphone ni Wu Lifeng. Laman nito ang video ng dalawang patay na Chinese at duguan ng mga ulo. Ay, naku, ayan na nga yun. Yan na yung master. Nag-torture. Talaga naman. Continue lang. Kinukumpirma pa ng mga otoridad kung mga Pugo worker ang mga ito. Mayroon ding video ng pagtakas ng mga Pugo worker noong unang araw na dapat i-raid ang Pugo compound. May na-recover din silang mamahaling relo. May video ng mga nagtatakasan na mga Chinese noong first day ng implementation supposed to be ng search warrant. Siya may video. Ngayon, wala pang tata. Ibig sabihin, siya yung naging source ng video na yun. Ibig sabihin siya yung kwan. Okay. Iniimbestigahan na rin ng PAO kung ang naturang Chinese ang nagtimbre. Kaya naunsyami ang unang search operation. Sa ngayon, hawak na ng PAO si Wu Lifeng para sa investigasyon. Kahapon lang na madiskubre sa ikalawang palapag ang computer area na ito kung saan pinaniniwala ang may mga nangyayari rin umanong love scam. Pinaiibig ang kanilang mga kausap online pero matapos ang ilang araw, hihikayatin na itong mag-invest sa cryptocurrency. Ay, ganun. Ibig sabihin, ang ganun ang style nila ng Pugo. Ganun.
Ito na ngayon yung bagong kwarto na napasok. Ibig sabihin, halimbawa ay ini-scam nila. Kunwari, nagpapakilalang magandang babae o magandang lalaki. Bago tinitext-text nila lang gano'n. Pala, Chinese yun. Bago pag tumagal, invite na nila sa mga pugo-pugo. Okay? Sa mga otoridad ngayong ikatlong araw ng search operation dito sa na-raid na Pogo sa Porac, Pampanga. Sabi ng CIDG at ng PAOK, malamang sa malamang ay love scam ang ginagawa rito. Ito ay marami tayong mga kababayan ng na-love scam na. Abot ito hanggang abroad. Ngayong araw nga ay nasa 200 computer set at mga cellphone ang natagpuan. Nadiskubre rin sa kwarto ang higit 600,000 pisong cash. May nakumpiska pang 10 sachet ng shabu. Naku, galing kay ano yan, X. Galing kay X ito. Ano ba yan? Kasi nga ang Pogo, nagsimula ito kay X, mga kaibigan. Galing China. Alam na ako sino si X. Jester, ngayong itatlong araw nga ng search operation ay 12 gusali na yung nalibot at nasiyasat ng mga otoridad. Out of 46 establishments yan o building na hahanapin nga o papasukin pa dito sa loob ng Pogo Hub. At paulit-ulit yung mga kanilang nakikita, no, nakakalulang bilang ng mga computer set at ilang SIM card na hindi pa nagagamit at mga cellphone. Sa ngayon ay titignan pa natin, no, kung mapapabagal ba ng sumasamang lagay ng panahon dito yung pagsesearch yung search operation ng mga otoridad. Jester. Nagulat mula sa Pampanga, maraming salamat. Ito, mga kaibigan, ha, ito ulitin natin. Itong okay, ito. Itong master na ito ay nahuli na rin yata ito doon sa ano, Bamban, okay? Sa Bamban Tarlac. Na-deport na. Pagkatapos, nahuli naman ngayon dito sa Pampanga. Ah, 'di ba? Ganon, ibang klase talaga. Ibig sabihin, pag na-deport ito, siguro tagal lang ng mga ano do sa ano sa China, pinabalik si China mga 10 days doon sa China. Siguro gawa-gawa ng paribagong ano, back to Philippines na naman, okay? Kaya ito nahuli naman nga sa Pampanga. Pero notorious ito, master, grandmaster. Yeah, ganon. Okay? Bakit ganon? Na-deport bago pag after 10 days na ibalik sa Pilipinas na gamit ng ibang pangalan. Siyempre, alam na ang immigration. Pag walang lagay, bawal, di ba? Ay pag maglagay, balik na ulit. Okay, kaya yung mga Chinese na nahuhuli, ay yung mga pinapadeport sa Pilipinas, ay sigurado makalipas ng ilang panahon, ay balik sa Pilipinas na naman. Alright? Okay, bahala na kayo. Ay, yun ang tingin ko. Okay, bahala na kayo, mga kaibigan. Paano masasabi nyo dito sa nahuling master torture? Master torture ito dati ni ano eh, na sa Tarlac ni Mayor lumipat dito sa Pampanga. Okay, hanggang dito na lang at subscribe my channel, don't forget, comment, bye bye, thank you.